Hey Gladys! Welcome back to my channel. So, for today's video, as you can see naman sa title, gagawa tayo ng avatar makeup tutorial. So, maglagay tayo ng turban para walang buhok na nakaharang. So, first, mag-moisturize tayo gamit itong Eye White Aqua Moisturizer Glow. And ilalagay lang natin siya sa buong face. So, ayan guys, marami kasing nag-request sa inyo na gumawa ako ng makeup tutorial dahil nami-miss nyo na. So, ayan guys, mag-primer tayo using itong No Shine Mattifier ng Quick Effects para mas maganda yung ating base mamaya dahil marami tayong itatapal sa ating face. And then, gamit tayo itong Elmer's Glue. Don't worry guys, non-toxic to. And also yung tissue. So, ilalagay lang natin yung glue dun sa tissue. And then, gamit itong ating spoolie. Dahil wala akong stick glue ba yun? Or glue stick. Ito na lang yung gagamitin natin para mapatigas itong ating kilay. So, ganyan lang yung ginawa ko. Ini-spoolie or sinuklay ko lang siya pataas. Yung stroke. Ayan. Para mag-flatten siya. So, ito yung isa sa alternative guys. Kung halimbawa, balak nyo takpan yung mga kilay nyo, ganito yung ginawa ko and kailangan nyo lang siyang patuyuin. Ayan, it looks weird guys sa totoo lang, pero ganyan talaga siya. So gamit tayo nitong EB All Day Liquid Foundation in shade Oriental. Baka gusto nyo malaman lang yung shade ko, pero ayan. So ito yung gagamitin natin dahil full coverage to, kaya ito yung ginamit kong pantapal dito sa ating kilay dahil ina-achieve natin yung effect na parang papawalain natin yung kilay natin dahil mamaya is gagawa rin tayo ng panibagong kilay. So ayan, gamit lang yung sponge and blend lang natin siya using dabbing motion. Ayan, be careful lang guys, baka kasi ma-wash away nyo or parang matulak nyo yung glue natin sa ilalim. So ayan, ang weird niya. But yeah, so meron tayong piece of paper dito. Kailangan nyo lang kumuha ng kahit maliit lang. Pero ganyan yung ginawa ko kasi wala akong face paint and gamit itong ating Beauty Glaze Gorgeous Me Palette in tong shade blue. And then gamit itong ating eyelash applicator. Ito yung ginamit ko pang scrape ng eyeshadow. Although medyo masakit sa heart ko, pero that's fine kasi maganda and masaya naman ako sa naging outcome nito. So ayan, kailangan nyo lang siya itaktak yung in-scrape yung eyeshadow and gamit itong ating takip. Wala kasi akong any container, kaya ito na lang yung ginamit ko. Ilalagay nyo lang dyan yung ating eyeshadow na in-scrape. And then using itong Sansa na liquid foundation, so light shade to guys, patakan nyo lang or haluan nyo lang yung eyeshadow natin kanina. And sobrang bongga nito guys na alternative. Ayan, ang ganda niya, 'di ba? Para na siyang face paint. So, ito yung gagamitin natin ngayon dahil avatar look nga best. So, kailangan natin ng blue na base. So, i-apply ko lang siya sa buong mukha ko. Actually guys, yung ginawa ko kanina, magandang alternative siya kung halimbawa wala kayong face paint. So katulad ko, wala rin akong face paint. Kaya ito yung ginawa ko. And mas maganda guys, kung yung gagamitin yung foundation na panghalo sa eyeshadow is light shade. Or mas maganda kung white yung cream. Pag ginamit nyo kasi guys na foundation or cream nyo is dark, ang mangyayari, mag-iiba yung kulay niya. So mas magiging dark siya. Ngayon, nilalagay na natin siya dito sa kilay. So, susundan lang natin yung stroke niya pataas para hindi makaskas or makayod yung ating glue na nilagay sa ilalim. And then, gamit itong ating niche daw, loose powder. Loose powder siya. So, ito yung creamy glow. Actually, mas maganda talaga kung translucent powder. So, ayan o. Kasi, medyo glowy talaga yung ating base. Kaya, kailangan natin siyang iset. So, medyo nagla-light siya dahil dun sa ating loose powder. Kaya kung balak nyong gawin to and meron kayong translucent, much better. Pero don't worry guys, kasi mamaya is tatapalan ko pa siya ng ating blue eyeshadow para mas maging vibrant pa yung color ng ating base.
Gamit itong Beauty Glaze Color Board. Gamitin natin itong blue dito. So, ito yung gagamitin natin na parang powder din siya para mas maging vibrant pa yung ating base. Dahil kanina, medyo na lighten siya dahil dun sa ating loose powder. Ngayon guys, gamit ulit itong ating color board palette. Imimix ko lang itong dalawang dark blue dito. So magkaiba sila totally ng shade ha guys ha, hindi sila magkaparehas. So ito yung gagamitin natin as pangkilay. Actually, hindi ko maiwasang sundan yung original na kilay ko. Pero tinry ko talaga yung best ko guys para hindi ko siya masundan. Kasi parang nonsense din kung susundan ko yung original na kilay ko, diba? So sinubukan ko siyang i-straight dahil nakita ko yung kilay ni Natiri. Medyo straight siya na medyo mahaba. Yung kilay niya hindi siya masyadong naka-arco dapat kasi hindi naman siya matapang na character. So bida siya kaya kailangan medyo mahinhin lang yung kilay natin. Medyo napakapal siya guys pero I think okay lang din naman yan. And parang wala rin naman siya masyadong effect dun sa final result. So balik tayo dun sa dark blue kanina, nilalagay natin dito. Ito na yung pinaka hard part kasi ito yung part kung saan ito yung detailing. So dito kailangan meron kang gagawing pattern. So mayroon akong ginagaya diyan sa baba. So nakatingin ako sa phone kasi hindi ko kabisado yung pattern na ginamit nila. So ang ginawa ko is sinusundan ko lang siya. Pero ganyan siya, medyo mahirap pantayan pero tinry ko naman yung best ko. Sobrang hirap ng part na to guys, yung detailing, kasi once na namali ka, is masisira na rin yung base mo. Ito naman guys, yung sa ilong, medyo kailangan natin siyang palakihin kasi yung alam naman natin sobrang iconic nung ilong nila, 'di ba? Parang ano siya, wala siyang yung gilid, so parang isang malaking malapad na ilong lang talaga siya. Pero tinry ko naman yung best ko na medyo maging hawig siya doon. So kailangan lang natin siyang i-blend para hindi naman obvious na linyang-linya talaga siya. So gamit itong clean brush, binblend ko lang siya. And gumamit ako ng white na eyeshadow para mas ma-highlight yung ating nose. Speaking of white eyeshadow guys, ito na rin yung nilagay ko sa under eye para mas ma-highlight siya. Bago natin ituloy yung ating pattern or yung mga design-design nyo dyan sa gilid. And then dito guys sa lower eyes natin, kailangan natin gumamit ng dark blue na eyeshadow kasi kitang-kita pa or parang halatang-halata mo na may space dun, kita pa yung konting balat ko. So tinry ko talaga siyang ilagay as close sa waterline as possible para mas maganda siya tignan. Although kung hindi kayo sanay at sensitive yung inyong under or yung waterline nyo, medyo masakit siya and medyo maluluha talaga kayo. And gamit ito again yung blue natin, so gamit na gamit siya. Lalagay lang natin siya sa buong eyelids. And then kunin natin yung dark blue kanina na ginamit natin. And ito yung gagawin nating parang lining siya dyan. So ito yung parang kunwari, ito yung eyelids niya. Ayan, so itutuloy na natin yung ating pattern. Uy,
Ulitin ko guys, ha, huwag kayong masyadong mag-expect sa akin dahil hindi po ako professional makeup artist. Isa lang po akong makeup junkie and nag-aaral lang naman ako mag-makeup pero hindi po ako professional kaya ayun. Para lang least expectation kasi baka mamaya mag-expect kayo ng bongga. So gamit itong ating Sansan High Definition Concealer, gagamitin natin siya para dito sa ating nose. So meron kasi si Nate rin na parang something dun sa ilong niya na kulay pink, kaya ayun yung gagawin natin. So kumuha lang din ako ng brush para i-blend siya and ikalat siya. Ayan, maglalagay na rin tayo ng konti dito sa ating lips and then blend lang din natin siya using yung same brush na ginamit natin sa nose kanina. Ayan, kuha tayo nitong light pink na eyeshadow galing sa Beauty Glaze Color Board. And ito yung ilalagay natin sa ating nose and sa ating lips kung saan doon natin in-apply yung ating concealer. And then, kunin lang natin yung brush kanina and kung ano yung natira doon. So, parang ilalining natin siya ulit. So, kunin natin yung blue shade and then i-blend natin siya dito sa lips para hindi naman mukhang naka-lipstick. Kasi si Neytiri, parang medyo original or parang alam niyo yun, natural lang yung lips niya. So, gamit itong ating white eyeliner, gagawa lang tayo ng dots dyan kasi ito talaga yung pinaka makakapagpaganda at makakapagpabongga dito sa ating whole makeup look. Sana nagustuhan nyo. If you did, please click the thumbs up button down below. And also, kung hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe. And also, you may consider click the notification bell para man-notify if ever na mag-upload ako ng another video. So, kung meron kayong mga video suggestions or mga makeup look na gusto nyong gayahin ko, comment down below. And para sa mga gusto magpa-shoutout at magpa-plug, comment lang kayo sa baba. And yeah, guys, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!